Annyeonghaseyo mga guys! Welcome back na naman po sa isa nating vlog for today. And for today's video, hindi po tayo magluluto pero magre-react po tayo sa isa kong video. Actually, yung video ko na to, bali last year kasi napasali ako sa isang cooking competition dito sa Korea. So bali TV show siya na co-produce ng Discovery Channel Korea at ng Sky TV Channel. Actually, pinalabas siya noong 2019 ng December until February last year, 2021 ng February. At bali, ang mga producer pala nito, sila rin yung gumawa ng MasterChef Korea. Tsaka same judges din yung mga nag-judge doon. So, bali parang kalintulad to o kapareha to ng format ng MasterChef. So tara guys, panoorin natin. 안녕하세요. Hello. 你好. Hola. Ciao. Namaste. Ahaya. Sawadee-kap. Bonjour. Xin chào. Guten Tag. So yung cooking competition na to is survival cooking show. Ayan. So bali mag-i-eliminate sila ng mag-i-eliminate from more than 50 chefs up to down. So bali meron dito nasa 37 countries or 37 nationalities ng mga chefs and then more than 50 plus na foreign chef dito sa Korea. So bali pumili sila ng mga best foreign chef dito sa Korea and then ayun yung isasalang nila doon sa audition. So, bali dun sa audition day na yon, pipili sila ng up to 16 na foreign chef. So, ayun bali yung mapasama na dun sa competition, sa show. So, yung mga foreign chef na to, ito yung mga may-ari ng mga restaurant, foreign restaurant dito sa South Korea. And marami rin dito yung mga employees sa mga big hotels dito sa Korea. And meron ding mga employee na sa mga private ganon at saka sa mga embassies. So kagaya ko, kaya ako napasama dito kasi employee ako sa isang foreign embassy dito sa South Korea. So, bali nag-ano rin ako, nag-audition din ako. At syempre, yung pinag-audition ko dito, actually pinagpilian ko yung sinigang at saka adobo. Pero mas syempre masikat yung adobo, 'di ba? So kaya mas pinili ko yung adobo. Actually nung una nung kinakausap nila ako para mag-audition, bali ang pagkaka-explain nila dito is yung parang ano lang, yung i-present mo lang yung ano mo, yung dish ng bansa ninyo, parang ganun lang. So sabi nila parang hindi competition, pero lately nalaman ko na competition na. Pero doon na mismo sa actual ha, na kailangan pala may meron kang mapasagot na 3 yes doon sa mga judges. So tuloy tayo. Ayan, so, di ba? Mga pambato talaga, tsaka modern yung mga pinipresent nila sa kanilang mga dish. So, ito bali, ano to eh? Pandemic to, kasagsagan. Ayan na. So, ayan yung audition day, yan. Audition day yan. So stop ko muna ha. So ayan na yung audition day. So ibali papakita ko sa inyo dito yung nag-audition ako. Na may clay lang to. Bali re-react ko lang siya kung ano yung mga nangyayari dyan. So bali nag-audition ako sa day na to na hindi ko alam na kailangan ko palang makapagpa 3 yes sa mga judges. So pagpasok ko doon, habang naghihintay ng tawag sa akin para ako nasusunod na isasalang, naririnig ko, tinatanong ng mga writer at saka ng mga ano doon na kung naka-yes ba sila, naka-yes. Sabi ko kailangan pala maka-ano dito. Sa isip-isip ko, parang ano pala to, parang American Idol ganun or parang X Factor, kailangan maka 3 yeses ka. So doon kinabahan na ako. So bali yung prepare ko lang dito is yung napakasimpleng adobo, medyo yung traditional talaga kung ano lang yung adobo na siniserve natin, ayun. So wala masyadong decoration, hindi ko ginawang modern. So
sa tingin ko mali, may pagkakamali ako doon kasi hindi ko, habang kinakausap nila kasi ako, medyo ako lang kasi yung mag-isa na nagpunta, ako lang kinakausap nila. So hindi ko masyadong naintindihan yung usapan namin kasi nagko-Korean sila. So, hindi naman kasi ako ganun kagaling mag-Korean. So kaya yon. So pagkakaintindi ko dito, yung araw na to is magpre-present ako ng traditional food ng Pilipinas. Yung ibang ay pagmamalaki, parang ganun. Kasi parang gusto nilang i-promote yung mga ano eh, yung mga dish ng iba't ibang nation. Kasi nga, yung team ng competition na to is about pandemic na yung mga tao hindi makapagbakasyon, yung mga Koreano. Kaya ang naisip ng mga producer na kumbaga dalhin yung mga ipatikim sa mga Koreano, yung mga iba't ibang dish na dapat natitikman nila kapag nag-travel sila. So yun. So tuloy na tayo dito sa audition. 시작. 묵묵히 요리에 집중하는 일곱 번째 도전자. 익숙한 재료들인데. 예, so 빨리 나간다 하려 놓고 난 fried rice 지안 따라 메 파트너, 디바. 요리도 왠지 식탁 같아. 예, 소용 아도보, 디바. 심플 랑 nilagyan ko lang siya na. 안녕하세요. 저는 Benji Umineda. 파타타스. 예나. 파타타스. Today I prepared adobo. In Philippines, this is the most famous food of the Philippines. 아도보는 스페인어로 자, 매운 타이 카닌, 매운 타이 아도보. 저 컨팅 nilagyan ko rin siya ng itlog, 'di ba? Nilagyan ng itlog yung ano, yung adobo. Para lang may iba siyang makain, hindi lang puro karne. Siyempre, naglagay din ng konting bulaklak diyan na sili. To this competition that our food is also one of the best in Asia and easy to make. 비장한 각오로 나선 벨지움 도전자. 근데 뭔가 불편해 보입니다. When I saw Chef Leo Kang. Actually kaya masama yung tingin sa akin isang chef dito kasi na-meet ko na to dati. Bali, nung 2011 yata, nag-apply ako dun sa ano niya, sa restaurant niya, sa isang sikat niya na restaurant dito sa may Itaewon. So bali siya yung owner nun, at saka celebrity chef din siya. At saka yung ano nito, karakter nito parang ano eh, may pagka-Chef Gordon Ramsay kasi dating executive chef ni Gordon Ramsay to sa isang restaurant niya sa Dubai. Ayan. So kaya at yung chef na to isang celebrity chef yan. So sikat din yan na celebrity chef dito sa Korea. At saka siyempre sila nga yung mga nag-judge doon sa MasterChef Korea. At saka yung mamaya explain ko sa inyo kung sino pa yung mga ibang chef dito. So yung price nga pala guys ng competition na to is 100 million won. Ayan. So 100 million, laki, di ba? Okay, so tuloy tayo. I was really shocked and I was really nervous because I applied for his restaurant and I was just rejected by him. So I was nervous, so maybe he's gonna reject me again. So the base of the sauce, so yung iniwan nila, yung adobo. Hati-hati sila dyan. Ayun na, tuitikim na. 강내호 심사위원이 시식에 나서는데 쌍갑과 함께 닭고기 아도보를 먹더니 눈으로 레이저를 쏩니다. 스탑 muna natin. Grabe mga guys. So bali yung time na to, natitense talaga ako dyan kasi dyan palang nakisingin sa isip ko na kailangan ko mapa-3 years itong tatlo na to eh. So nakumpiyansa naman ako sa lasa ng adobo ko, pero kumpara dun sa iba siguro kasi mas fancy yung ginawa nila eh, tsaka pang laban talaga eh. Pero dito parang hindi ko siya ginawang modern eh. Pero sa tingin ko yun din ang naging advantage ko, kaya pinakita ko talaga kung ano yung adobo. So pakinggan natin yung sinabi ng ibang judge dito ha. And he tried my food and he's doing like this. In front of me like... I had an experience that tastes adobo, but it was pork. Yes. Which one is a more general adobo? Usually, we eat a lot of pork, but since we have to cook this for a short time, so I decided to make it as chicken adobo. So, stop muna natin. So, bali ang babae. So bali, sikat na sikat din siya dito. Bali, marami siyang mga chain of restaurant dito. And
at isa rin siyang food marketing expert. So ang name ng judge na to is No Hyung. And then yung isang chef naman, yun si ito. The sauce was just covering the chicken and the initial bite of the sauce, it carried a long time because of the salt, the salty flavor of the chicken itself because of the marination. It seemed like a very simple, very easy dish. Stop muna natin. So yan, ibibigay niya na yung hatol niya. Actually, yung lalaki na to, yung si chef na to, yung nagkasalita, yan si Chef Huni Kim. So bali, may dalawa siyang restaurant sa New York at saka Michelin star chef to siya. So sikat to dito and isa rin siyang malaking celebrity chef dito sa Korea at isa rin siya dun sa mga nag-judge ng MasterChef Korea. Up to season 6 yata yung MasterChef na yon. So tuloy tayo. Bibigay niya na yung hatol niya. Makaka-yes kaya o hindi? After tasting it, I think you put in a lot of thought, a lot of your skills came through in that dish. Thank you. Even though using soy sauce and vinegar to make the traditional adobo is, I'm sure you're very good at it. I thought it was delicious, so I'm gonna give you a pass. Thank you. Okay, so pass. Stop na natin. So ayan, nakakuha ako ng isang pass, ng isang yes. Actually, in-explain niya dito kung paano ko niluto yung adobo. Kasi nakita niya dito kung paano ko siya pre-prepare. So bali, minarinate ko kasi ito siya ng overnight. And then, niluto ko siya doon pagdating ng sinisired ko siya. Kumbaga, piniprito ko yung ibabaw niya. Kaya, nagiging malasa talaga yung adobo na to. So bago ko ginawa yung traditional na adobo. So nakita niya yung technique ko doon. At saka nagustuhan niya yon at saka nasarapan siya. So tuloy tayo ulit. 드디어 올 것이 왔습니다. 악연이 반복될까요? 마이니치 아타 우리도 사케네. 소스도 너무 맛있고 도전 계속 같이 하셨으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 예스. 밸런스도 잘 맞고 굉장히 맛있었습니다. 오케이. 'Yun sabi ni Chef Leo Pang, so nagustuhan niya naman yung sauce, masarap yung lasa. At saka, so ganun-ganun yung akin ng mukha niya. So akala ko magno-no siya eh. Pero at the end, nagustuhan niya yung lasa. Ayun, kaya napayes din siya. At saka yung si yung babae naman na judge, nagustuhan niya rin daw yung lasa at well-balanced daw yung lasa ng adobo. Actually, may pinoint out dito si Chef Huni Kim, yung sabi niya, yung adobo daw is napaka-simple lang ng luto, ng napaka-simple lang ng ingredients kasi suka, toyo lang. Pero yung simpleng ingredients daw, ayun yung pinakamahirap na lutuin na dish. Kasi paano mga naman mapasarap yung may napakasimpleng ingredients, di ba? Unlike dun sa maraming ingredients na nilalagay. So, mas masarap talaga yun. So, bali ito, simple lang pero masarap daw. Nasarapan sila. So, nakakuha ko dyan ng 3 yeses. Tuloy tayo. And actually, long time ago, I applied in your restaurant in Macaroni. And I was rejected because I didn't see your CV. So every time I saw him on TV, so you curse. Yeah. One day I'm gonna meet you. Ang saya nito, saya. Yung ending niya kasi na-relieve na ako. Yeah. Ayun, nag-sorry daw siya. Thank you that I got discouraged by you long time ago. And after that, I pursue my career as a chef. And now that I got this plate and you were the judge, I'm proud of myself. So yan, ending na. Ayan, so bali, nasabi ko dyan kasi na dati nag-apply ako sa restaurant niya at na-reject ako. So kasi dati yung ano nito, character nito talaga matapang eh. May pagka Gordon Ramsay at saka diretso magsalita eh. So naalala niya. So kaya nag-sorry siya nung ano sabi niya. So pinaalala ko. At naalala niya naman yun. Actually nag-usap kami dyan after eh. Pag nakuha ka sa audition, meron ka ng plato. Yan, bibigyan ka nala ng plato. Yung may nakalagay na hello plate. Ayan. So after ng audition na to mga guys, bali pipili sila dito ng 16 na chef. Ayan. So and kung sino yung mga nakuha dyan, susunod na dun sa next episode, sa second episode na. So abangan nyo guys sa next episode ko kung titignan natin kung i-reaction ko siya ulit. Comment lang kayo down below mga guys kung gusto nyo pa ng reaction video about dun sa second episode.
So bali 16 to 16, tapos magkatanggal sila ng dalawa. So bali magiging 14, and then next episode magkatanggal sila ulit ng dalawa. Ayan. So bali sa mga susunod na episode magpa-partner to, magki-team up, team up. So abangan nyo. Kung gusto nyo rin mapanood yung mga videos na to, ilalagay ko yung link sa comment below or sa description below. Ilalagay ko dun yung series ng TV show na to at pwede nyong panoorin dun sa YouTube channel nila. And mga guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like mo na yung video at please subscribe ka rin sa channel ko kung gusto mong matuto ng mga iba't ibang technique sa pagluluto ng mga Filipino food, at saka gumagawa rin ako ng mga ibang foreign food. Ayan. So gumagawa ako ng mga homemade food. So ayan, so bali kung gusto nyo matuto at may malaman kayo mga technique, mga cooking ideas o cooking mga ulam ideas ganyan, so please subscribe to my channel and hit mo na rin dyan yung notification bell para lagi kang updated every time na mayroon akong upload ng mga cooking videos and mga cooking tips. So ayan mga guys, siya nga rin pala, nagbo-vlog din pala ako. So may mga vlog ako dyan. Kung gusto nyo malaman yung mga ganap dito sa Korea, yung mga pwedeng puntahan dito sa Korea, meron din ako mga videos na ginagawa sa mga vlog ko. Ayan. So thank you mga guys, and thank you for watching, and see you on my next video. Annyeong!